Nagrally ang ilang militanteng grupo laban sa napipintong taas pasahe sa LRT at MRT. Gate nila pabigat lang sa taong bayan na nakaambang fare hike, lalo na't karamihan umano sa mga sumasakay ng tren, mga estudyante at minimum wage earner lang. May ulat on the spot si Julius Segovia. Julius? Grabe protest ang isinalubong ng mga rallyista sa tanggapan ng Department of Transportation and Communication sa Mandaluyong City ngayong unang araw ng Linggo. Pagkundin na raw ito ng militanteng grupong Bayan at Rilis Network sa napipintong 10 pisong taas singil sa Pasay sa MRT at LRT na posibleng patupad sa Agosto. Idinaan nila sa protesta ang kanila nga pagkundina, dagdag pabigat lang daw sa taong bayan ang nakaambang fare hike sa MRT at LRT. Lalo pa't higit 80% raw ng mga pasahero ng tren ay mga minimum wage earner at karamihan ay mga estudyante na umaasa lang din naman sa baong ibinibigay ng kani-kanilang mga magulang. Ang problema, Rafi, hindi naman daw tumataas ang sahod ng mga manggagawa kaya naiiwang hostage ang consumers ng sunod-sunod na pagsipa sa presyo ng mga produkto at serbisyo. Bukod sa dagdag pasahe sa MRT at LRT, nakaamba rin Rafi ang taas singil sa tubig at ang sigurado na namang oil price hike ngayong Linggo. Sa protesta kanina ay giniit din ng mga rallyistang dapat isa publiko ng DOTC ang kompitasyon kung paano umabot sa 10 piso ang posibleng fare hike. Kailangan daw ipaalam sa taong bayan ang naging batayan sa taas pasahe at kung saan mapupunta ang perang sisingilin sa mga pasahero ng tren. Patikim lang daw ang pagkilos na ito sa sunod-sunod pa nilang protesta habang papalapit ang State of the Nation address ng Pangulo sa Hulyo. Yan muna pinakasariwang balita mula pa rin dito sa Mandaluyong City. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Julius Segovia.